Ayan guys, gagawa ako ngayon ng ano, yung special na pain para sa paitan. Yung ano, yung pinost ko nung muna. Ito mga sangkap na gagamitin natin guys, oh. Ito. Ito mga ingredients. Una-una, ito, harina. Ito, itong gagamitin natin, harina. Tapos ito, lagyan natin ng glue. Itong glue, ang purpose ito ng itong glue, pang ano, para dumikit yung mga pain natin. Padumikit sa hook. Yan itong purpose. Tapos ito, rubus o honey. Ito, para pabango ito sa pain guys, itong purpose nito sa dugos o honey, para pabango sa pain. Tapos ito, gagamit tayo ng silver dust. Ang purpose naman ito guys, pang pakintab sa ano, ating pain, pang pakintab. Para paglagay natin sa binglit, sa ilalim ng tubig, kumikintab sa ilalim ng tubig, kasi may ano, silver dust. Tapos ito, lagyan natin ng yeast. Yan, para ano, para tumubo yung gagawin natin pain, yung harina. Pero maliit lang ilagay natin na yeast. Para hindi masyadong ano, tumubo ng malaki. Maliit lang ilagay natin. Tapos ito guys, ilagyan natin ng powder ng gatas. Kahit anong gatas, basta powder. Ang purpose naman ito guys, ano, yung pain, paglagay sa ilalim ng tubig, ano, kumakalat ang kanyang ano, yung gatas. Yan. Dito natin sa plato na lagay. Nakusay ko yung nabay ka na ipot sa baso na. Tansyahin nyo lang guys paglagay sa ano, harina. Dapat hindi masyadong marami. Yung sakto lang. Hindi naman ito basta ano, maubos kasi maliit lang ilalagay mo sa hook. Sa paglagay ng tubig, dapat hindi marami din. Tansahin mo lang sa paglagay. Yung hindi masyado mabasa yung ano, harina. Dandahan lang sa paglagay. Yung hindi ano, anam-anam lang. Yan. Mix mo natin, i-mix. Huwag masyadong damihan ng tubig guys para hindi ano, masyadong mabasa yung harina. Yan, pag mabasa naman, pag masobrahan mo ng tubig, pwede mo namang lagyan ng ano, harina ulit. Yan. Ganyan. Yan, tapos lagyan natin ng glue. Ang purpose nito guys para ano, para madikit ang ating gagawin ng pain. Hindi basta matanggal sa hook. Hindi naman ito magkakasira sa ano, sa isda. Kasi pag makahuli tayo ng paitan, kukuhaan naman natin ng ano, tinai. Baka isipin yung ano, makasira ito sa isda pag makain natin yung isda. Pag makakuha kayo ng paitan, kukuhaan na nyo ng ano, tinai. Huwag nyong isali sa pagluto yung tinai. Dapat kunan nyo ng tinai. Yung makukuha nyo yung isda na paitan. Yan, tapos lagyan natin ng silver dust. O glitter. I-mixan natin ng maayos. Lagyan natin ng yeast para tumubo itong ito. Pag malagyan to ng yeast, tutubo ito yung ano, itong harina. Yan, maliit ang ilagyan natin para hindi masyadong ano, tumubo, maliit lang. Yan, ganyan lang. Huwag masyadong damihan ang paglagay sa yeast. Tapos lagyan natin ng lugos o honey. Purpose naman itong honey o dugos guys, pampabango ito sa ating pain para madaling ano, masimot ng mga isda. Okay, so. Ano? Mabango itong ano guys, gagawin natin pain kasi may dugos.
Lagyan natin ng powder. Kahit anong powder na gatas ang gagamitin nyo. Yan. Maliit lang ilagay. Huwag masyadong marami. Yan, i-mix na natin. I-mix lang ng ayos. Yan. Tingnan nyo yung ating ginawang pain. Medyo mabasa. Medyo nasobrahat ang tubig at saka yung lugos. Lagyan na lang ulit ng harina. Yan, ganyan lang. Lagyan ng harina. Para hindi masyadong mabasa. Ayan guys. Ganito na magpain sa sa hook. Yan, kukuha ka lang ng maliit na piraso. Yan. Tapos ganyan lang pag pagpain. Yan. Ganyan lang kaliit oh. Yan, kita mo. Yan. Sa dulo lang ng hook. Yan. Yan, ganyan lang pag paglagay ng kain. Sa dulo lang ng hook o taga. Yan mo lang ilagay. Huwag ganyan oh. Ang iba kasi maglagay ng kain. Yan, ganyan. Sobrang dami, halos hindi makita na ng halos hindi makita yung hook. Yan, ganyan. Yan, hindi dapat ganyan. Dapat maliit lang. Yung dulo lang ng hook ang lagyan. Yan, ganyan lang. Ganyan ang paglagay, guys. Okay, yan. Sinan. Madali lang itong ipain, guys, kaysa sa bulati. Tapos ito, hindi pa malumi. Malinis ito. Yan. Ganyan lang. Ganyan ang paglagay ng pain.